pagdating sa ibang relihiyon, ganito. Pagdating sa amin, itong makikita nyo. Day by Day Christian Ministries ay simbahan ng isang denomina na tinatawag ng mga Evangelical Christians. O kaya naman mga Protestante. Ang simbahang ito ay pinamumunuan ni Pastor Eduardo Lapis at sa ngayon ay nananahan sa Folk Arts Theater sa may tapat ng PICC. Nagsimula ito sa Riyadh noong 1985 sa pangalan na The Wednesday Group sapagkat nagkikita lamang sila tuwing Miyerkules. At pagdating ng 1987, pinalitan na nila ito sa ngayong pangalan nila na Day by Day. Di kaila ang kaibahan nito sa iba pang katulad niyang reliyon, sapagkat ang ipinagpapayabong dito ay di lamang ang paglaki ng bawat isa na espiritual, kundi ang paglaki ng kultural. Kumbaga, ang habol nila ay cultural redemption sa English. Kung pupunta nga doon, makikita nyo na ang awitin, sayaw, instrumentong pangmusika, ni mga salitang gamit ay tila baga Pilipinong-Pilipino. Kasama pa dito, makikita yung mga tao ginagamit yung mga kubo bilang prayer rooms o kaya mga Bible studies at iba pa. Karagdagan dito, ang lugar naman ay napakaganda. So, sobrang kagustuhan niya ng bawat isa sa kultura, ipinaayos nila ang likod nito na parang isang mini rice terraces. Nakakatawa man isipin, ngunit ang bawat isa ay natututunang mahalin ang kultura rito. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong nga. Pamahalang pangyayari ang naganap noong September 27, 2011. Iyon yung nagkaroon ng malakas na bagyo sa ngalang Pedrin. Sa bagyong ito, nasira ang seawall sa may Manila Bay at dahil dito, hindi nakalusot ang mga establishmento sa paligid. Binaha ang lahat kasama ng 5-star hotel na Sofitel. Ngunit ang Day by Day, naturingan ng nakatapat sa naturang bay ay di man lamang pinasok. Ni katiting ng tubig ay walang makikita sa loob. Nung una pa nga'y nangangamba ang lahat sapagkat ang underground rooms nito doon tinatago yung mga gamit pang samba. Ngunit laking gulat ng lahat dahil walang bakas ng baha sa lugar. Ako ay lalaki.
Galing, no? Ang galing din ng Diyos. Ang galing din ng simbahang ito. Kaya nga dahil doon, nagtanong-tanong ako sa iba kung ano yung tingin nila, kung ano yung palagay nila, or kung ano yung kung gusto nila bang ipagmalaki itong simbahang ito. Ngunit, isa lang ang sinabi nila sa akin, na hindi naman kasi dapat yung simbahan yung ipagmamalaki, kundi yung Diyos. Kung meron ngang itataas na pangalan, may itatanghal na pangalan, hindi yun yung day by day. Yun yung pangalan ng Panginoon. Yun yung sabi nila sa akin. Kaya nga naman, ni isa, walang nagpakita sa videong ito. Kasi sabi nila, yun nga, kailangan daw si Lord, wag daw sila. Kaya, pero kahit man ganun, masaya pa rin ako dahil ganun yung simbahan ko. Mapagmahal sa tao, malapit sa Diyos, malapit sa kultura. O diba, sangka pa?